mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ating tatalakayin ngayon sa ikaapat na edisyon ng editorial Illustrated in Politics and Sports, ang paboritong paksa sa larangan ng basketball, ang pinakapopular na PBA team mula noon hanggang ngayon. Ang Ginebra San Miguel na may higit sa isang dosenang franchise PBA title, kung saan ang panimula ng pag-ani ng kanilang tagumpay ay noong dekada 80-90 sa timon ni playing coach Robert, Sonny, Bobby, Big J, Jaworski, at hindi matatawaran ang kanyang legion of fans from all walks of life dahil na rin sa pagmamahal sa kanilang Never Say Die team na Ginebra. Ating sariwain kung anong klaseng diehard fans ang Ginebra noong dekada 80-90. Narito ang buod ng editorial Illustrated in Politics and Sports. This time, it's about the most popular PBA team, Ginebra San Miguel. Diehard Ginebra fans noong dekada 80 at 90. Nagsimula ang kauna-una ang play for play sa Asia na Philippine Basketball Association, PBA, noong dekada 70, kung saan ay patok agad ang Toyota-Crispa rivalry. Iba ang mga panatiko ng dalawang pinakasikat na team sa PBA noon, kung saan ay naigpa ang showbiz fans sa following at lalong suminti ang kanilang rivalry in and out of the playing court na tinatampukan pa ng rambulan ng mga players sa dugout na bentang-benta sa liga mula fans, teams at media. Laging puno to the rafters ang Araneta kapag Crispa Toyota.
sa bangga ng mga idolo noong sina Red Manizales, Bogsa Dornado, Atoy Ko, Philip Cesar, Bernie Fabiosa, Fredo Valde, Import Cyrus Man, laban kina Tamaros, Robert Jaworski, Francis Arnaiz, Mon Fernandez, Bigboy Reynoso, Abby King at Reinforcement Byron Snake Jones. Pero di naging forever ang rivalan ng mabuwag ang dalawang koponan sa magkaibang panahon. Sa pagkawala ng Toyota ay lumutang ang Ginebra era. At simula sa pangalang Gilbis Jean, kung saan napadpad ang binansagang Mac and Chip na sina Jawo at Kiko, ay naglipatan din ng maraming Toyota fanatics at sinundan ang dalawang idolo sa hardcore. Naging pultong sila hanggang maging Ginebra na Gordon's Jean, Añejo, Barangay Ginebra, San Miguel noong dekada 80 hanggang 90. Mas matindi ang fans ng tropa ni Jawo. Lahat ng kalabang koponan ng Ginebra ay mortal na karibal at kuyog sa diehard Ginebra fans. Ang buhay ng panatiko na binansagang Never Say Die team ay lubhang apektado, manalo man o matalo. Kapag panalo ang Ginebra, ang ganda ng gising nila at halos pakyawin ang mga dyaryo sa newsstand upang basahin ang resulta ng larong pinanood naman nila. Buong game sa telebisyon o mismo sa Astrodome, sa Pasay o Ultra sa Pasig, na pinapanood din sa mga restaurant, bars, terminal, aircon bus at may pa-ending panoon. Maaga pa lang ay nasa pila na sila habang ang ibang may sobrang pera ay bumibili pa ng mga tickets sa scalpers ng halos sa triple ang presyo para makatiyak lang ng upuan pag may laro ang Ginebra. Maganang kumain, masayang maghapon dahil ligtas sa kantsaw, at ang iba ay papainom pa na kahit malasing basta ang topic ay Ginebra, at si Jawo ay sky's the limit ang laklakan at kwentuhan. Pero kapag talo ang Ginebra, masama ang gising, mainit ang ulo at halos sa punitin ang dyaryo. Kaya huwag lang kantsawan, kundi ay maghahalo ang balat sa tinalupan, tulad na lang ng madalas mangyari kapag labasan sa Koneta o sa Ultra ay, at talo ang manok nila ay habulan at away ang eksena sa kalsada kapag nakakantsawan ang Ginebra fans ng talo na naman, uwi na kayo. Kaya madalas sa presinto sila nagkakaliwanagan. Isang klasikong klase ng panatikong Ginebra ay si Katoni Ambo Ambulario, sumalangit na ng Blooming Treat sa Maynila. Sobrang inidolo si playing coach Jaworski, kaya kahit saan team maglaro si BBJ ay doon siya. Laging nakahiwalay sa kanyang malakas na kita sa palengke ng Blooming Treat ang panggasta sa ticket at pagkain, pati pang blowout pag nanalo ang Ginebra. May diehard fans ding ipamimigay ang suot na jacket o t-shirt kapag talo ang kanyang living legend, dahil aniya ay malas ang Ginebra pag yun ang suot niya. Inaaway niya kahit siga sa kanto pag ang Ginebra ay talo. Tunay na napakalaki ng impluensya ng Ginebra at ni Jaworski sa buhay ng Ginebra fans noon, mula sa mga babae at lalaki, bata o matanda, at anumang katayuan sa buhay. Kaya buhay na buhay ang PBA, lalo nung panahon ni PBA Commissioner late June Bernardino. Noon ay umaalingaungaw ang sigaw na Ginebra Jaworski, lalo kapag tinatambakan nila ang kalaban o naghahabol sa mga pukul na tres ng mga asentadong Ginebra shooters. Instant sikat kapag naging player ng Ginebra, lalo kapag 3 syllables ang pangalan ay kasama na sa chant ng fans, tulad nina Loizaga, Gonzalgo, Isaac, Mamaril,
Distrito Aquino, Harensio at iba pa. Of course, sumikat ding Jenkins, sina Don Don Ampalayo, Baldovin, Bin Season, Nolixin, pati sina Eduot, Rolly Buhay, at super sikat na imports na sina Michael Hackett, Miller Ray Bates, at Joe Ward. May nakagawa pa nga ng kanta mula sa isang singer na frustrated fanatic dahil mas madalas ang talo noon ng Ginebra upang magpapanalo naman sa mensahe ng kanta. Sila yung mga panatikong laging pinasasama ang loob ni Ronnie Magsano, Benji Paras, Alvin Patrimonio, Glenn Capacio, Johnny Barrientos, Jojo Lastimosa, Virgel Meneses, Alan Kaidik, Kenneth Duremdes, Jerry Esplana, Hector Calma, maging si Ramon Fernandez na madalas na dahilan ng kabiguan ng Ginebra, pero tulad ng kanilang beloved team ay never say die sila. Meron din kalakas ang impluensya ng diehard Ginebra fanatics, kung kaya marami din itong napanalo ng kampiyonato na humawa pa sa sumunod na henerasyon ni na JJ Helterbron, Mark Kagiwa, L.A. Tenorio, Japheth Aguilar, Scary Thompson at mga Gin Kings na sinusundan, iniidolo at tinitilian tuwing may laban ang Ginebra. Halftime ay 15 ang aming lamang. Kameraman, wag mo lang kukunan si senador at congressman. Pagbigyan nyo na ako, paminsan-minsan lang ito. Gumaan ang nabibigat ang puso. Mag-away pa tayo. Ito naman ang latest larangan ng mixed martial arts. Sa wakas, after 3 years of inaction due to pandemic, ay sasambulat muli ang longest running Filipino mixed martial arts promotion na Universal Reality Combat Championship Global. Ayon kay founding president organizer Alvin Aguilar, mas hipik sa aksyon ang pinaguriang Unbreakable URCC Global na rarachada sa Olongapo City sa March 19, 2022. Bakbaka na! Face off between the main event fighters Igor Sobora of Ukraine versus Gester Maglaki of the Philippines during the presentation of the Universal Reality Combat Championship URCC Global with founder president organizer Alvin Aguilar at the BAMF gym in Sukat Paranaque. Billed as Unbreakable, the mixed martial arts event held after more than 2 years of inaction due to pandemic, will also feature its first-of-a-kind 3-on-3 women MMA fighters between Team Catalan against Team Baldugan. So, on the card, is scheduled on March 19, 2022 in SBMA, Olongapo City. Invite our URCC fans all over the world. Okay, I'd like to invite all the URCC fans all over the world to once again URCC Unbreakable on March 19. All out action as always. Everything got really exciting today in the press con. I didn't expect this. Actually, pinakamagulong press con ko ever. So, sana hindi masyadong okay lang naman pag ganyan, but parang nagulat ako. Umagang umaga, awat pa ako sa dalawang malaki. So, anyway,
I'll see everybody there March 19. Bakbaka na URCC Unbreakable. Buti wala si Baron. Oo nga, buti wala si Baron. Yes, meron ko tatlong young MMA athletes sa URCC. Mga their potential, their future Philippine flag bearer natin na binibuild natin, minumul natin yung MMA experience nila and the same time yung record for the international fights. Suportahan nyo yung 3v3 sa URCC this coming March 19 sa Olongapo. So tell us about your team that built in URCC Unbreakable. We are from Baldugan Fighting System. So we're doing MMA and wrestling. So we're located in Pasig po. What is Baldugan? Baldugan is a Filipino martial arts system. So we incorporate MMA since that's the in for today. So yung Filipino martial arts is applicable to mixed martial arts also. And what is Team Pro? Sorry, what? Team Pro? Sprawl and Baldugan. Yung other side is Team Sprawl and Baldugan. Yes. So good luck and see you in Olongapo. Okay. Okay. Bakit Hyper MMA? So, nagkataon kasi nung dati yung Hyper MMA na yan, Hyper MMA kasi yung talagang yung mga fighter ko, gusto ko, yung talagang hindi umatras, gusto ko yung talagang laban kong laban. Yo, what's up everyone? This is Sugar Ray Damamastroso from URCC Heavyweight World Champion. Guys, abangan natin yung laban ni Legor sa Olongapo sa March 19. Kung sino mananalo doon, yun ang makakalaban ko. Pero sana, manalo si Igor para siya makalaban ko ngayon. Ganun. Kaya kaabang-abang to. Di ba? Excited ka na ba sa laban namin? Agawin niya may meta. Agawin niya yung belt sa akin. Sabi niya, pick ito yung belt ito, pick. O, nasaan? Prop! Kaya si Chief. Chief, palitan mo ng gold. Okay, tell us about your PMAF after this post-pandemic. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Salamat kay Yasser Dani para to give me this chance to discuss about Philippine MMA Federation. We're the only, the sole member of IMAF here in the Philippines. And para sa konting kaalaman, ang IMAF ang pinakamalaki na grassroots program ng MMA sa buong mundo. And in fact, ito ang feeding program ng isa sa mga pinakamalaking event organization na UFC. And there are a lot of champions, there are a lot of fighters in UFC that came from IMAF. So we're part of that. And our main thrust for IMAF is personal development. So not just the skills, but also character development. And we want also a recognition. Meaning, itong MMA na to, ginawa natin to na maayos, sir. Safe para kahit sa mga bata. And para at least may recognition with the family, the LGUs, and even yung mga personal, mga private corporations. And most especially, unity through sports. So we're not just here in Luzon, we're going across all over the Philippines, okay? There is no need for this.
another grain. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first.